والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مع بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang pagpapatuloy sa ating tinalakay na hinggil sa sura Al-Fajr, ating dudugtungan inshallah ta'ala sa abot ng ating kakayahan ang napakainampa ng mga ayah na sumusunod. So pagkatapos na sumumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nabanggit natin ng mga bagay, ang Fajr, ang layalin asher, yung chef at saka water, at ang layl, idha yasr. So, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga naunang mga qawm sa atin. Kung paano sila nilikha ng Allah, biniyayaan ng Allah. Pagkatapos, ang pinalit nila sa biyaya ng Allah ay pagsuway. So, pinarusahan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yun ay bilang aral din sa atin mga kapatid na hindi natin tatahakin ang landas na kanilang tinahak na pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nang sa ganun, hindi natin sasapitin kung ano man ang kanilang sinapit. So, pagkatapos ng mga kapatid sa pananampalatayang Islam, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kalagayan o pag-uugali ng tao. Bilang pangkalahatan, ang tao ganito ang kanilang pag-uugali. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا. Ang tao kapag biniyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinarangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sasabihin niya, ha? Mabuti sa akin ng Panginoon. Napakabait sa akin ng Panginoon. Nagyayabang siya sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Na kumbaga pinapaboran siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit sa kabilang dako, kapag ka naman hinigpitan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sometimes susubukan siya ng Allah ng kahirapan, ng mga problema, ng mga iba't ibang klase ng pagsubok. Anong sasabihin niya? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, pinapahamak niya ako, pinapahirapan niya ako, nakalimutan na niya ako, ayaw na niya ako. Bakit? Ang dahil lang sa hindi agad dumarating sa kanya ang biyaya. So ang tao, napakakitid na kanyang pangunawa na doon niya tinitingnan ang pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag binigyan siya. Pag hindi siya nabigyan, hindi siya mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang bagay na yan ay pinasinungalingan ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ang pagbibigay at saka hindi pagbibigay ay hindi sukatan para ang tao mahal ng Allah, hindi siya mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga kufar binibigyan ng Allah, mga mananampalataya hindi binibigyan ng Allah sometimes. So hindi yung patunay ng Allah subhanahu wa ta'ala mas mahal yung mga kufar kaysa dun sa mga mananampalataya, kundi lahat ng mga ito ay pagsubok lamang. Eh, hindi ito ang sukatan, makamundong bagay ito. Ang sukatan ay doon sa kabilang buhay. So tinitingnan nila ang Allah subhanahu wa ta'ala sa bagay na yan. So pinipintasan nila ang Allah subhanahu wa ta'ala sa bagay na yan. So hindi doon tinitingnan. Ang tingnan ay ang mismo kayo mga tao. Kayo mga tao, anong pakikitungo ninyo? Kayo nga, tingnan ninyo. Ang pag-uugali ninyo, ang tinitingnan nyo lang sarili ninyo. Ang iniintindi nyo ang mga sarili nyo lang. Kalla bala tukrimunal yatim. Anong ginagawa ninyo? Hindi kayo nakikitungo ng mabuti. Hindi kayo naging mapagbigay, mapagmahal sa mga yatim. Ang mga yatim yung wala ng magulang. No? So sila nangangailangan sila ng kalinga, nangangailangan sila ng tulong, pero sila pinapabayaan ninyo. Pinapabayaan ninyo ang mga yatim. Hindi nyo binibigay ang kanilang karapatan. Kinakain nyo ang kanilang mga mana. Ang kanilang mga karapatan ay kinukuha ninyo bilang pagkagahaman. Pagkagahaman sa makamundong bagay. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Hindi rin kayo nagpapakain sa mga miskin na kung saan nangangailangan ng tulong ng kanilang kapwa. Para matustusan ang kanilang mga pangangailangan. Hindi kayo nagtutulungan o nag-uutos sa bawat isa na pakitunguhan ang mga miskin para tulungan sila. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا. At kinakain nyo ang mana, ha? Ang mga mana ng mga tao o ng mga yatim, kinakain ninyo nang wala kayong pasubali. Basta
pag, bilang pagkagahaman kinakain nyo na walang, walang karapatan na. Maging halal pa sa haram, hindi nyo na inintindi. Basta kinakain nyo na ang mana ng mga tao, ng mga yatim. Utuhibun al-mala hubban jamma. At sobra-sobra ang pagmamahal ninyo sa kayamanan. Na kahit hindi na sa inyo, kakainin nyo pa. Kukunin nyo pa kahit hindi na sa inyo. So, ito ang mas matindi ang musiba, pagka-problema, na kung saan kayo mismo ang pakikitungo nyo, hindi tama, hindi maayos. So, tinitingnan nyo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng negative, samantalang kayo, napakarami nyo negative na hindi nyo nakikita. Ang mga sarili nyo, balikan ninyo ang mga sarili nyo. Ganito ang pag-uugali ninyo. So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nire-remind tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na magiging kontento tayo sa kung anong binigay niya. At ang hindi sukatan, ang makamundong bagay. Sa kabilang buhay natin, tinitingnan kung sino ang minahal ng Allah at kung sino ang ipinahamak ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito makamundong bagay. Ito'y dumadaan lang ng mga pagsubok sa atin at huwag nating tingnan o bigyan ng kapintasan ang ating tagapaglikha. Sapagkat ang ating tagapaglikha, lubos na magpagmahal sa kanyang mga alipin, na kung saan hindi niya ipapahamak ang kanyang mga alipin. Minsan may naikwento ng isa sa mga sheikh natin na si Al-Hafidh Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, na isa sa mga well-known na scholar sa Islam. So, meron siyang kayamanan at isa siyang businessman din at the same time na kung saan nakita siya ng kafir, yung hindi Muslim. Sabi niya, di ba sinabi ng propeta ninyo na ang mundo ay bilangguan ng mananampalataya ng mga Muslim at paraiso ng mga hindi mananampalataya. Sabi niya, o sa kalagayan mo ba na iyan, ikaw ay nasa bilangguan? Kasi mayaman siya, di ba? So ikaw ba nasa bilangguan ngayon? At kami nasa paraiso ng mga dukha? Mahirap? So anong sagot ni Ibn Hajar? Rahimallahu ta'ala, ang sagot ni Ibn Hajar, ang biyaya na meron ako ngayon, kung papasok ako sa paraiso, ay wala sa katiting na biyaya na ibibigay ng Allah sa akin sa paraiso. At ikaw, kapag namatay ka sa kawalan ng pananampalataya, ha? Ikaw ay parang nasa paraiso sa ngayon. Kasi pag namatay ka sa kawalan ng pananampalataya, mas matinding parusang abutin mo dun sa kabilang buhay. Kaya yung pagkakataon na buhay ka sa ngayon at anong biyaya na meron ka sa ngayon is ipinapalagay na paraiso na yan para sa iyo. Kasi sa kabilang buhay, pag namatay ka at hindi ka nagbago, hindi ka nanampalataya sa nag-isang tagapaglikha at sumunod sa kanyang sugo, ikaw ay mapapahamak, ikaw ay malalagay sa napaka sidhing parusa. So, ang kalagayan mo sa ngayon ay para kang nasa paraiso. Kaya nga, ang mundo ay paraiso ninyo. Dito, pansamantala muna kayong mag-enjoy. Pero sa kabilang buhay, parurusahan kayo kapag hindi kayo nagbalik loob sa dakilang tagapaglikha. So, hingi natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na maging matuto tayong lahat na magpasalamat sa kanya mga biyaya. At magamit natin ang mga biyaya na ito sa pagsunod sa Allah, hindi sa pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.